Yo, what's up mga lods? Panibagong araw, panibagong vlog naman ulit tayo. At andito tayo ngayon sa isang special na lugar, sa isang napagandang lugar dito sa Binalbagan, Negros Occidental. Dito natin itatry yung isang laruan natin at magiging partner natin sa ating mga biyahe. So, kita ko sa inyo kung gaano kaswabi yung bagong laruan natin. And so, andito ngayon yung laruan natin. Ito yung tatry natin at papakita ko sa inyo yung view dito sa buong lugar. I hope na mag-enjoy kayo, at kung bago ka lang dito sa channel na to at kung nagustuhan mo yung content na to, huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong uploads. Ito yung pinaka-hype ngayon, isa sa pinaka-hype na pinaka-abangan ngayon, yung bagong labas ng DJI Air 3. Ito yung napakaswabi at napakagandang drone. Ito ay dual camera, isang telephoto lens at isang wide angle lens. Ito ang gagamitin natin. Titingnan natin kung maganda ba yung quality compare sa nauna nating drone. So, I hope na magustuhan nyo. So, pupuntahan natin at titingnan natin muna yung area bago tayo magpalipad ng drone natin. So, dito natin itatry, dito natin itetesting yung bagong drone ng DJI. Yung isa sa mga sikat at naabang drone niya, no, yung DJI Air 3. So, ikot muna tayo dito sa area at hanap tayo ng magandang spot dito kung saan tayo pwede magpalipad. So, medyo inabot tayo ng ulan at medyo masama yung lagay ng panahon, at I hope maya-maya maging okay na yung panahon para makapalipad tayo ng maayos. So, ito yung Biao Binalbagan, sikat na sikat to nung mga nakaraang buwan, no. Ito yung dinadayo talaga ng mga tao dito. Parang Batanes dito sa Negros Occidental. At accessible yung daan, talagang hindi ka hindi masyadong malayo sa main ng Binalbagan, at talagang napakaganda at napakaswabi yung view dito. Nung nakaraan, alos abot sa port doon ng Biao Binalbagan yung pila. Grabe yung pila dito, at talagang dinadagsa to ng mga tao para mag-chill, mag-relax. Grabe, no, hindi natin naabutan yung talagang siksika ng tao, pero ngayon okay na okay yung lugar dito, at talagang nakakamangha, nakaka-miss. Nakailang balik na tayo dito, at sa ibang video natin may vlog tayo dedicated dito. Pero ngayon, dito tayo magte-test flight, dito tayo magpapalipad ng bagong drone natin, at para makita natin yung quality at ma-share ko sa inyo. Nung nakaraan, grabe yung tao dito. Ngayon, Sunday, pero hindi siya siksikan, at napaka konti lang yung bumibisita dito ngayon. So, merong falls din dito, yung accessible na falls, yung Bambi Falls, kaso medyo malayo-layo lang konti ito. So, dito na tayo sa spot na pupuntahan natin. Hanap na tayo ng parkingan at punta na tayo doon. Mag-assemble tayo ng drone natin. Prepare natin yung drone. Ito, dito yung dead end. Ito yung last na kalsada dito. Papunta na to sa falls. Yan, bababa na tayo at prepare nyo ng drone. Ay, mayari tayo, dali lang. Mayari ko din mo. Lato. Ayo. Thank you. Wala, tama na. Ayari yun. Ayari yun. Papalaw lang ko, ah. Tingnan nyo. Sige, thank you. Yan, so andito na tayo sa spot na stop opera natin. Dito tayo mag prepare ng drone. So, okay na yung panahon, at medyo hindi siya ganun ka hindi na ganun kadilim yung kalangitan. In-unfold na natin yung arms. So, sobrang laki nito compare sa Air 2S natin. Parang Mavic 3 na siya.
At meron tayong nilagay kasi lessons learned natin last time, inatake ng ibon. Ngayon meron tayong stove light. Itong maliit na blinker na to, ito yung tinatawag na stove light. At magpapalipad na tayo. Ito na. So ngayon naka-screen recording tayo para makita nyo at mapakita ko sa inyo yung screen recording nito. Ito yung makikita mo sa controller mismo. Nandiyan yung telemetry and parameters niya. So may mapa. Nandiyan din yung option para sa 1 times at 3 times lens niya para magamit natin. So ang pinagkaiba nito compare sa R2S natin, yung transmission ng video niya, no, yung ito yung galing sa drone papunta sa remote control, talagang nabilib ako dito kasi naka-forking na. Iba talaga, tapos napakalinaw dito sa kuha na to at talagang mapapawaw ka sa ganda ng footage na dito pa lang sa controller, no. Ito na, kukuha tayo ng shots dito. Napakaswabe, okay na okay. Talagang ito hindi to review na in-depth review. Ito ay first flight review lang ko lang, no? Yung sariling opinion ko lang. At talagang napabilib tayo dito. Ito yung 3 times lens na try natin. Ito yung magtawag nila dito yung magparallax effect. Yung mas mabilis yung ikot ng background, mas mabilis yung galaw ng background kaysa sa subject. Yan, no? Sa R2S natin at Mini 2 natin, hindi natin magagawa to. Pero dito, okay, may zoom din pala yung R2S natin. At, pero hindi siya ganun kalinaw, no? Hindi ka ganun kaganda yung quality niya pag ginamit mo yung parallax effect. Ito may dedicated na 3 times telephoto lens. At talagang nakakamangha yung kuha nito, no? Ganda. Iba talaga pag naka-dedicated na lens, zoom lens yung camera, nakakabilib talaga. Yan, continue lang tayo sa pagkuha ng footage at para mapakita ko sa inyo kung paano yung kanyang screen recording. So ito yung at note pala, ito ay naka 360 degrees obstacle avoidance. Talagang maasahan mo yung obstacle avoidance niya. Pero pag naging sports mode ka, hindi nagagana yung obstacle avoidance nito. So hanggang pwede lang siya yung cine mode at normal mode lang gagana yung kanyang obstacle avoidance. Ganda ng view. Lalo na pag naka 3 times zoom ka mamaya, ganda. Makikita mo yung parallax effect nito sa zoom. Yan, ma-focus mo yung isang subject. Ito, tatry natin ulit dito. Naka-break lang yung obstacle avoidance action niya. At on natin yung kanyang grid lines para ma-focus natin sa center yung subject natin. Ito yung mga spot na parating inaakyat at pinipicture, kinukuha na ng picture ng mga kung bisita dito. Yan ang ganda ng shots dito pag naka-parallax effect ka. Naka 3 times zoom. Ganda. At dito sa kabila, tsatry din natin. So, kukuha tayo ng mga footage. Yan. Some pictures at video. Naka 3 times lens ulit tayo. Kuha lang tayo dito ng magandang shots. Ito may hagdanan na, dati hindi pa to ganito, hindi pa to, wala pa tong hagdan at grills. Ano, ganda ng shots dito. So simple lang yung video natin, hindi siya ganun ka in-depth review. Ito ay first impression at first flight lang natin. At yung kadalasan ginagamit ng pag nagpapalipad ka ng drone, hindi ganun ka technical yung review natin ngayon. At kagandahan dito sa drone natin ay mas ma
ano, mas malayo yung abot ng transmission. Sa papel, umabot ng 20 km transmission, pero hindi naman tayo nagpapalipad ng ganun kalayo. At syempre, hindi naman gaya ng battery natin pag ganun kalayo yung 20K. Pero sa malapitan at casual na ginagamit mo palipad ng drone, talagang maramdaman mo at mafe-feel mo yung napagad ng connection at transmission ng mga video dito. Talagang nakakabilib. At yung maganda dito, kasi mas malaki na siya compared sa Air 2S, yung wind resistant niya mas maganda at mas kaya niya yung malakas na hangin. So, try natin yung return to home para mas mabilis yung pagbalik natin. Yan, hindi naman masyadong malaya. Alas mo 500 meters yung pinakalaya na palipad natin. At kanina, meron umiikot na malaking ibon yung lawin dito. Umiikot yung lawin. Talagang umi-effect yung ano natin, umi-effect yung stove light natin. Ito pala yung Bambi Falls, so medyo malayo na. Tsaka umulan, hindi natin mapuntahan. So, konting clip lang sa mga lugar. Napakalaking lawin kanina yung umiikot sa drone natin. Pero yung nakita niyo yung stove light, umalis din siya. Talagang effective yung stove light pag ginamit mo sa drone mo. Ito yung kapihan dito sa taas. Nakalimutan ko yung pangalan, pero ito yung may heart dito ni Congressman Yulo. Napagandang spot dito. Yan. Yung background mo, buong Biao Binalbagan. Hermit Mountain. Yabing ganda ng lugar. So, konting practice sa mga functions nito at tatry natin yung vertical shots. Yan, ito yung vertical shots na yung sa Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, actual na umiikot yung camera para sa vertical. Dito, parang kinakrop nyo lang yung 2.7K, pero goods na rin kung pang social media, pang TikTok, Facebook, Instagram, okay na okay, at YouTube Shorts, okay na okay na to. At maganda yung ano niya, yung pag-crop niya, hindi siya pixelated. Talagang okay na okay yung vertical shots niya. Hindi siya 4K pero okay na din kasi pang downgrade din to, i-compress din to ng 1080p. Okay, talagang maganda yung mga kuha nito. Talagang worth it yung pag-upgrade kung galing ka ng Air 2S. Pero kung may Air 2S ka naman, hindi mo na kailangan mag-upgrade sa mga ganito. Pero kung papipiliin ka at kung kuha ka pa lang man, mas okay na. So nakita nyo at na-share ko sa inyo yung experience of first flight natin dito sa bagong laruan natin. Ito na yung magiging partner natin sa mga biyahe natin at ito na yung gagamitin natin sa mga shots natin. So napakaganda, napakasulit,
At talagang napakaswabe nung RT at talagang napabilib ako sa mga kuha nito, no? So, madami pa tayong adventures na magagawa, mapupuntahan na iba't ibang lugar. At I hope na tuloy-tuloy yung pagsuporta nyo. So, please like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong maging updated sa mga bago nating uploads. Paano ba yan, mga lods? Hanggang sa muling pagkikita. Ciao!